tatalakayin sa Quarter 3, Week 5 ay ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperialismo sa Timog at Kanlurang. So, ang mga pangyayaring naranasan ng mga Asyano sa kamay ng mga Kanluranin tulad ng pananakop, pagkontrol sa kanilang pamahalaan, pagsasamantala sa likas na yaman ng kanilang bansa, ang nagbigay daan upang mabuo ang damdaming nasyonalismo. Bagamat hindi naging madali ang pakikipaglaban para sa kalayaan ang kanilang hinahangad, ang pangmamahal, pagkakaisa at pagpapahalaga sa kanilang bansa ay naging susi upang ito'y mapagtagumpayan. So ngayon, pumunta tayo sa nasyonalismo sa Timog Asya. So ang mga bansa sa Timog Asya ay Pakistan, Sri Lanka, Maldives, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, at ito ay ang mga nangyari sa India. So first, so ang ginawang pananakop ng mga Kanluranin sa India ang gumising sa damdaming nasyonalismo nito. Okay, so makikita natin ang isang personalidad na si Mohandas Gandhi o kilala bilang Mahatma Gandhi na ang ibig sabihin ay dakilang kaluluwa. Isa siyang leader ng India na nakung saan nanguna siya sa pagtamo ng kalayaan at karapatan ng kanyang mga mamamayan sa India sa pamamagitan ng Satyagraha o sa interpretasyon ay non-violence. So gumamit siya ng mga pamamaraan para ipaglaban ang kalayaan sa pamamagitan ng maayos at tahimik na pakikipaglaban. Halimbawa, pagbo-boycott nila sa mga produkto ng mga Ingles, o kaya naman ay hunger strike, o kaya naman ay hindi nila pagsunod sa mga batas, ngunit hindi nila kinakailangan gamitan ng armas at dahas. Ano nga ba ang mga patakarang hindi angkop sa kanilang kultura? So first ay yung suti o sati. Ito ay isa sa mga pinagbawal ng mga Ingles. Na kung saan, ito yung kultura ng mga Indian noon na kailangan kapag namatay ang asawa niya, ay magpapatiwakal siya o magpapakamatay siya at sasama siya sa libing ng kanyang asawa. So pwedeng sasama siya dun sa pagkakasunog ng kanyang asawa hanggang sa mamatay siya kasama ang kanyang asawa. Yun ang suti o yung sati. Isa rin ang female infanticide na kung saan ito ay sadyang pagpatay sa mga sanggol na babae. So pag babae ka, pwede kang patayin o papatayin ka kahit sanggol ka pa lang dahil nagagawa ito ng mga Indian noon sa kadahilanan na ang mga babae ay mababa ang antas ng lipunan kaysa sa mga lalaki. So mas pinapahalaga ang mga kalalakihan noon. At syempre, ang hindi nilang pagtingin o pantay na pagtingin sa kanilang lahi. So makikita nga natin, dyan o, ito, ang sanggol ay kanilang hinukukay. At ano tawag doon? Binabaon sa lupa. Yan. So yun. Ano yung mga naging dahilan ng hidwaan ng Indian at ng mga kanyang mananakop? So first, hindi pantay ang sahod. Sila ay ang nagtatrabaho, pero sila ang binibigyan ng maliit na sahod o minsan sila pa ang nagbibigay ng malaking buwis. Hindi rin iginagalang kanilang kultura. At syempre dito ay naganap ang Amritsar Massacre wherein maraming mga sibilyan ang namatay dito dahil sa pamamaril ng mga British sa mga sibilyan at katutubong Indian. So dahil dyan, umusbong ang pagadiwang nasyonalismo ng mga Indian at bumuo sila ng mga katangi-tangi mga organisasyon. Ang All Indian National Congress at ang All Indian Muslim League. Ang All Indian National Congress, ito ay mga samahan ng mga Hindu. So ito yung mga Indian na niniwala sa Hinduismo na pinaglalaban ng kalayaan ng India. Samantalang ang All Indian Muslim League, ito naman yung organisasyon ng mga Muslim upang mahiwalay ang kanilang organisasyon o kanilang grupo sa mga Hindu. So yan ang kanilang
isa dalawa sa pinaka nakakatanging mga organisasyon. So sa nationalista sa Timog, aasya si Jawaharlal Nehru, siya ang ama ng Pakistan at siya ang nakagawa ng paghihiwalay ng Islam at Hindu sa India. Isa rin si Muhammad Ali Jinnah na nagtatag naman ng All India Muslim League. So sila yung personalidad sa likod ng dalawang organisasyon na ito. Ngayon, dumako naman tayo sa nasyonalismo sa Kanlurang Asia. Ang mga bansa sa Kanlurang Asia ay marami. Iraq, Jordan, Saudi Arabia, UAE, Oman, Yemen, Iran, at marami pang iba. So dito, sa Kanlurang Asia, iba ang pangyayaring naganap para sa pag-uusbong ng nasyonalismo. Kasi sa Timog Asia, particularly sa India, na-trigger sila dahil sa mga hindi maganda ginagawa ng mga mananako. Pero dito, hindi ito agad na ipakita dahil sa malakas na matatag na imperyong Ottoman. Kasi ang namamayagpag sa Kanlurang Asia ay ang imperyong Ottoman. So hindi agad yon nakakitaan. Ngayon, matapos bumagsak ang imperyo, tuluyan ng nasakop at napasailalim sa mga mananakop ang Kanlurang Asia. At dito, naipatupad sa mga bansa ang sistemang bandato na pasamantalang sasailalim sa kamay ng mga kanluranin. Ibig sabihin, nasa sistemang mandato sila, ang mga mananakop muna ang mamamahala sa Kanlurang Asia. Ngayon, ang gusto nilang sabihin, habang silang namamahala, tutulungan mo nila na makapagsarili at may tatag ang pamahalaan, pero naniniwala ang mga nasa Kanlurang Asia na kailangan nilang matamo ang kanilang kalayaan. So dito, pinagsanipwersa ang Arabo, Iranian, at Turko upang ipahayag ang kanilang saloobin at makuha at makamit ulit nila ang kalayaan na kinuha sa kanila. Yan. So ang mga nationalista sa Kanlurang Asia ay si Mustafa Kemal Ataturk. So si Mustafa Kemal Ataturk ay nagpanatili at nagpalakas ng Ottoman at nagpalaya sa Turkey. So dito, nagsulong siya ng pagkakaroon ng kalayaan at demokrasya sa Turkey. So isa din si Abdul Rahman bin Faisal o kilala bilang Ibansud, Ibnsaud, siya ay nagtagumpay naman sa pagpapalaya ng Saudi Arabia. At siya ang nagpalugo sa Saudi Arabia sa larangan ng pakikipagkalakalan gamit ang kanilang langis. Dahil ang Saudi Arabia ay isa sa mga bansang sagana sa reserbang langis. So maraming nga nasyonalista na leader ng Timog at Kanlurang Asia ang nagpakita ng nagpapamalas ng damdaming nasyonalismo. Dahil sa magiting na makikipaglaban maraming bansa sa Asia ang nagdiwang dahil nagbunga ang matagal nilang inaasahan na pagkakaroon ng malayang mamamayan ng bansa. So punta tayo sa relihiyon at kultura sa Asia. So ang salitang relihiyon, ang ibig sabihin ay pagbubuklod at pagbabalik-loob, pagbibigay ng papuri. Samantalang ang kultura naman ito yung mga pinaniniwalaan, mga tradisyon at mga paniniwala ng mga tao. So punta tayo sa India. Sa India, ang kanilang relihiyon ay Hinduismo, natalakay na natin yan last quarter. Ang Hinduismo, ang pangunahing relihiyon sa India ng mga Aryan, at ito ay ang unang paniniwala ng mga unang tribo. So, ang mga naniniwala dito ay ang Diyos nila ay iisa na may tatlong personalidad. Ito ay si Brahmin,
si Vishnu at si Shiva. At syempre, yung kaninang tinalakay ko, ang Sati, ay isa sa mga katangi-tanging kulturang isinasagawa noon sa India. So, dito naman sa Afghanistan, ang kanilang paniniwala ay Islam. At ang kanilang paniniwala na protektahan ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga burka. Ayan, nakikita natin, burka. Yung talagang balot na balot ang kanilang katawan. Niqab, nakikita yung kamay at yung mata. Al-Amira, nakikita naman yung full face. Yan. So, same as true yung sa hijab. Shaila, yan. Kimar and Chador. So, yan. Yan, naniniwala sila na dapat proteksyonan ng mga kababaihan ang kanilang katawan. At syempre, ito ay ang traditional na pananamit ng mga kababaihan na tumatakip sa buong katawan nila sa pagsuot ng belo at tumatakip sa kanilang mga mata. So, isang grupo ng mga radikal na Muslim ang nagpapatupad ng kautusan na to. So, sila yung mga nasa pangkat ng Taliban sa Afghanistan. So, dito, marami pang inalis. Inalis ang karapatan ng kababaihan bumoto, nawalan sila ng karapatan sa edukasyon, hindi sila pwede magtrabaho, at wala silang benepisyong pang kalusugan.